nakakabihis kami ngayon and meron tayong sineselebrate na tinatawag nilang Gorgora. So, alam nyo ba guys, last time nung nagsasayaw-sayaw tayo dun sa center of the village. So, today is the last day ng Navratri. Mami Ajen, Navratri cheke pa ito. So, Chelo Diva. So, this is the last day of Navratri. So, ngayon is nagkakaroon na ng Gorgora. And over there is Mami already fixing yung mukha niya. Kasi maraming tao nga doon. And nagsisipuntahan na yung mga tao. So, tara. Punta na tayo. Chalo! Josh! Kaya abado? Apra faria mabado? Kaya apra? Chore. Chore, jaye, chalo. Ubi naman chore. Ha. So, ayun. Hindi, actually, guys. Kone? Tinapatawag sa akin ni Mommy si Dami Matsi. Kasi kasama namin siyang pupunta doon. Ayan, guys. Sapunta na kami sa Chore. So, dito sa Chore. Mami, dance karas ba dahil Chore? Chore. Dami Matsi. Jaysam naran. So, ayan. Pupunta na kami sa Chore, guys. Tingnan natin kung nag-umpisa na ba sila. So, ngayon nga guys, papunta na kami doon sa nakikita niyong kulay white doon, which is center of the village. And nagkayayaan nga kami ni na Mami and Dami Masi. And ngayon, naglalakad na kami papunta doon. Drisam na rin. So, ayan, papunta na kami guys sa Chore. Tingnan natin mukhang marami ng tao. Nagpupulong-pulong na sila. So, they are currently doing garba, yung mga kabataan dito. Hukesh! Vlog ba na? So, nagagarba na yung mga tao. Mga kabataan. May mga matatanda din. So, ayan, nagagarba na sila guys because this is the last day of Navratri. Sobrang puyat nga yung mga tao ngayon dito guys kasi kagabi napakalakas ng tugtog nila. Hanggang 4:30, nagsasayawan yung mga tao dito sa center of the village. At dahil ngayon nga yung last day of Navratri guys, kaya naman ay paparada nila yung santo or yung parang rebulto na nilagay namin dito noong nakaraan. So kung napapansin nyo, meron ding nakalagay na sound system kasi magsasayawan din yung mga tao mamaya dyan habang nagpaparada. So ngayon, inalis na nga nila yung rebulto and nakasakay na doon sa tractor. And napakarami ng mga kababaihan yung tumayo and ayan, nag-start na naman silang magsayawan. So ang kagandahan nga dito sa village namin guys, nagkakaisa talaga yung mga tao. And kung napapansin nyo, isang kulay lang nung sari yung sinusuot nila and pareho lahat silang nakakulay green. Well, yung mga nakakulay green na yan, mula yan sa street ni na Het Kumar and nandyan nga din yung mommy niya and yung mga tita niya. Dahil nga ipaparada yung santo sa buong street guys, napakagaganda nga ng mga suot nila and nagsusuot nga din sila ng mga naglalakihang mga gold. Yung mga kalalakihan nga dito guys, lalo na yung mga bata-bata, very enthusiastic talaga sila and nagpa-participate sila sa mga ganitong religious event and nagsasayawan talaga sila and sila yung nagbibigay ng kulay at saka saya sa mga ganitong parada. Kapag religious activity nga na ganito guys, kapag meron ka ngang dalaw, hindi ka pwedeng makipag-participate kasi it's considered a bad thing. Dito kasi sa India guys, pinaniniwalaan nila, lalo na yung mga Hindu, na bawal ka nga pumunta sa mga temples kapag meron ka ngang dalaw dahil considered as madumi ka. So ang pagpunta nga sa mga temples guys, it's considered a sacred thing. So before ka dapat magpunta sa temple, kailangan naligo ka and malinis ka. So talagang pinagbabawal ang pagiging madumi and pagpunta kapag meron. Para sa akin guys, mako-compare ko yung Navratri celebration na ito sa piyesta. Kasi diba kapag nagpe-piyesta tayo guys, nagtitipon-tipon and kumakain tayo sa bawat bahay. Pero dito, hindi sila nagluluto sa mga bahay-bahay. Nagluluto sila and nagko-contribute ng pera and sa chore ihahapag yung buong pagkain. Pagkatapos, sa loob ng 9 days, magsasayawan sila. And then, at the end of 9 days, dun nga sila magpo-procession or ito nga ang ginagawa nilang gorgoro ngayon. Kung tayo guys, meron tayong musicos or mas kilala bilang banda, dito meron silang hinahire na mga DJs na kumakanta. And then, at the end ng mga sumasayawan,
Liao, ito na yung lord na pinaniniwalaan nila na siyang pinaparada. Napapansin nyo din guys, meron mga tao na nakaupo sa tabi ng Panginoon and sila nga yung nagbibigay and nagdi-distribute ng tinatawag na prasad. So, yung mga tao dito or yung mga villagers, lumalapit talaga sila dito para kumuha ng prasad, which is considered as blessing. So, ayan, meron silang minatamis dyan. And kung gusto mo rin ng prutas, pwede kang manghingi ng prutas sa kanila. Marami silang pinaniniwalaan ng mga gods and goddesses dito. And itong pinaparada nila is named Goddess Durga. So, pagkatapos ko nga makakuha ng blessings or prasad, dinistribute ko na nga ito sa mga kasama ko sa bahay like Mommy and Dami Masi at saka sa mga bata. And si Mommy nga dito, nagdi-distribute siya ng tubig para sa mga tao kasi nga nagsasayaw sila and pagod sila. Tapos na yung Navratri guys and currently, papunta kami dito sa Rajpipla para ayusin nga yung police clearance ni Janu. Since nakompleto na namin yung kasal guys and we already have the pictures, so umpisa na ng preparation natin para sa pag-aayos ng documents ni Janu. So ngayon, pupunta kami sa palengke para ayusin yung police clearance niya and actually nandun na rin si father-in-law, inaasikaso, and then we are just confirming kung ano pa yung mga kakailanganin. Milan, what are the documents that you need in order for you to have police clearance here in India? Nothing, just Aadhaar card and passport size picture. Aadhaar card and passport size picture. So and they will check the record from Aadhaar card. Euche. Aadhaar card number. There's no biometrics. No need. So Aadhaar card have already biometric included. So that's the advantage, guys. They have this Aadhaar card, which is national card in Philippines. And in India. We have national card, which is called Aadhaar card in India. But the national card is having a lot of problem and it's not arriving on time. Something like that. Like I've heard that there is an issue with with their national card. And they did not receive it yet. So ganon. So ayun, balitaan ko kayo mamaya. Mga nagtatanong po sa inyo kung arranged marriage or love marriage ba si Najano and Het Kumar, ang masasabi ko po dyan is sila ay arranged marriage. So marami pa rin kasing hindi nakakaalam and medyo nako-confuse pa. So dito kasi sa India guys, meron silang tradisyon ng pag-arrange sa mga bata. So yung mga family like sina mother and father-in-law, sila yung maghahanap ng lalaki na i-arrange kay Janu. So, sa dami-dami ng mga lalaki dito sa society. So, babae kasi yung party namin guys, yung bride. So, dapat kukuha lang kami ng lalaki sa society namin. Kasi, parang merong rule na kapag yung anak mo is babae, dapat kukuha lang siya ng mapapangasawa sa loob lang ng pamilya sa society. Pero yung mga lalaki, meron silang option na magdala ng babae from outside of the society and isasama natin sa society natin ngayon. So, ayun, matagal na nga magkakilala yung family ni Het Kumar tsaka yung family namin. And yung mga kalololohan namin guys is magkakaibigan daw. So, ayun. Dahil magkakilala na nga yung both families and hindi naman nga rin nagkakalayo sa edad si Janu at saka si Het Kumar and very fit sila sa isa't isa. So, pinag-meet up sila one time kasama kami ni Najano, Milan. So, magkakasama kami noon nung nag-meet up. Kasama nga din namin si Mommy yata noon. So, nag-meet up kami dun sa apartment ni Janu. And kasama nga ni Het Kumar is yung mga pinsan niya and yung mga kaibigan niya. So, ayun, nagkita sila, nagkagustuhan, gusto nga nila yung isa't isa. And ayun, umagree sila sa arranged marriage. And madami nga ding nakakapansin na parang gusto na nga daw nila yung isa't isa. Love na nila yung isa't isa. And parang meron nga silang chemistry. So ganun talaga dito sa India guys. Kapag i-arrange naman, hindi ka naman pupersahin.
meron ka namang option na tumanggi kung hindi mo talaga gusto yung lalaki kasi buhay mo naman yan eh. Pero kung gusto mo yung lalaki na ina-arrange sa'yo, walang magiging problema. Less complications pa kasi unang-una magkasundo yung both families. Walang magiging problema sa samahan ng magbiyanan. Walang magiging problema sa samahan ng ano bang tawag doon? Yung mother mo, mother ni Jano, tsaka yung mother ni Het Kumar. Walang magiging problema sa both parents kasi nga unang-una pareho sila ng status of living. Pangalawa, yung education level nila. So, isa pa yon guys. Tinitignan kasi nila dito sa India kung compatible ba yung dalawa, kung ano ba yung pinag-aaralan ng isa, and kung ano ba yung future plans nila. So, kung meron nga silang future plans na magstay abroad, so, hahanap sila ng lalaki na nasa abroad na, na PR na or permanent resident na sa ibang bansa. O kaya naman, meron na siyang, ano ba yon, yung parang OC, parang card. Ano kasing tawag doon? Permanent residency card or basta yon, yung meron na siyang citizenship. Meron na siyang citizenship sa ibang bansa. So, dito sa society namin, napakaraming mga bata and napakaraming mga family na nakastay sa Amerika, Canada, Australia, London, iba't ibang mga bansa. So, doon na nga sila nakastay. So, yung mga pamilya na ma-impluensya na nandito sa India, kung meron nga balak na magstay sa ibang bansa yung mga anak nila, hahanap sila ng mga family na nandoon sa ibang bansa. And isa din yung napansin ko guys, kapag nasa ibang bansa yung mga tao, kahit na nasa ibang bansa sila, they will always choose to find someone na nakatira din sa India or mga kalahi nila. So ayan guys, meron na kaming kinuhang mga photocopies para sa mga kakailanganin na errands. So ayan. Now what next? Fertilizers? No. Then? We go to police station. Police station. Yes. So we have all the documents. Now we'll be going to police station. Guys, naka-uwi na nga kami and hindi na nga rin ako nakapag-video kanina kasi medyo na-late na rin kami and maraming inasikaso si Milan kanina dun sa police station. So, okay na nga yung police clearance ni Jano, guys. And ang kagandahan dun, napakadali na lang ng processing since meron na silang other card which is nandun na yung biometrics. So, yung sasubmit na lang nila is yung other card nila and yung isa pa nilang ID. So, wala na nun, guys. Very easy lang. Tapos, ano kasi yan? Sasabihin ko sa inyo kung ano ba yung sa other card. Dun sa other card, nakalagay na lahat doon yung lahat ng mga informations mo. Kagaya na lamang ng name, date of birth, kung saan ka nakatira. Tapos, nakalagay na dun yung lahat ng mga biometrics mo, yung number mo, and yun sa system nila ng number, guys. Lahat ng mga transactions mo connected dun sa SIM card. So, kung meron kang ginagawang kababalaghan dun sa SIM card na ginagamit mo, makukuha nila yung lahat ng mga details mo. So, yung mga fake bookings na nangyayari dyan sa Pilipinas, guys, mawawala lahat yan once na ginawa natin yung registration ng SIM card. So, alam ko ginagawa na yata sa Philippines. Hindi ko lang sure kung ano na yung progress, kung ano na yung mga development na ginagawa nila. Pero, napakagandang magkaroon ng SIM card registration guys and nakalagay doon lahat ng mga details para yung mga nanloloko maiwasan na magkaroon ng napakaraming crimes, magkaroon ng napakaraming mga problema sa Pilipinas, yung mga fake booking sa mga Grab drivers, sa mga Lazada, Shopee, ganyan. So, napakaganda din nung other card guys. Buti na lang meron na tayong national ID card yata yung tawag natin dyan. And sana ma-add nila yung biometric system kasi napakagandang improvement sa Pilipinas once na na-push yan guys. Pero meron yata ang problema na hindi pa dumadating yung mga other cards nila or yung mga national ID cards nila dyan sa Pilipinas kasi napakabagal ng processing. Hindi ko lang sure, yung mga national ID cards nyo ba guys dumating na? So balitaan nyo ako sa comment section. So ayun guys, sana meron kayong natutunan dito sa video na ito. So, update lang dun sa ginagawa natin kay Jano. Nagpa-file na tayo guys ng visa niya. So, kinokollect na natin lahat ng mga kakailanganin. Like yung police clearance, bank statements, bank certificates, mga ganun ba.
So, iniunti-unti na natin para makasunod na nga siya kay Het Kumar and magbabakasyon na siya doon. Kasi kailangan niyang pumunta doon before matapos yung bakasyon niya. Kasi once natapos na yung bakasyon niya, mag-aaral na naman siya and aalis na nga siya, pupunta na nga siya ng Amerika para mag-pursue ng masters. So ayun, sana meron kayong natutunan sa video na ito. And kung meron kayong mga comments guys, always comment yung mga tanong nyo sa comment section para masagot natin and mapag-usapan natin, di ba? Give and take ba ng mga knowledge? And kung nako-confuse kayo sa mga cultures dito sa India, I will try to explain it to you para mas maliwanagan kayo. And kung meron nga kayong balak mag-stay dito sa India, mas maging ready kayo and mas alam nyo kung ano ba yung mga pinapasok nyo. So ayun, I'll see you tomorrow.